Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! At ngayon, pag-uusapan natin ang ating update na tungkol kay Maymay Intrata na naging emosyonal sa I-Want ASAP at sobra talaga dahil napaluhan niya si Darren Espanto at si Robbie Domingo. Pero bago po yan natin pag-usapan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell notification para lagi kayong una sa mga susunod ko pang video. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your songs. Kung nagtataka man kayo kung bakit naging emotional si Maymay Intrata ngayon sa I Want ASAP Live, ito ay dahil inilabas lang niya ang kanyang saloobin, ang pagmamahal niya sa kanyang mother network. Kasi alam naman nating lahat na isa-isa nang nagsialisan ang mga trabahante ng ABS-CBN dahil nga ay hindi sila binigyan ng prangkisa. Ayon naman kay Maymay, hindi raw niya alam kung anong sakit ang nararamdaman ng kanyang mga katrabaho. At diba alam naman nating lahat, mga Mayward Flyers, na ang Mayward ay sobrang close na close talaga sa kanilang mga katrabaho, kung kaya ganun na lang din ang sakit na nararamdaman ni Maymay. Mas bumuhos na talaga ang emosyon ni Maymay nang magpasalamat siya sa kanyang role manager na tinatawag niyang Kuya Mu, pati na rin sa PBB family niya, sa Star Magic at sa mga katrabaho niya sa ABS-CBN dahil nga ay tinuturing niya na itong pangalawang pamilya at ito rin ang naging daan para makamit niya ang kanyang tagumpay kung nasaan man siya ngayon. Ayon kay Maymay Intrata, pinanghahawakan niya daw ang sinabi ni Robbie Domingo na goodbye for now, pero sa puso nila ay babalik at babalik talaga sila sa ere na mas maging matatag kaysa ngayon. Kung napanood niyo po ang I Want ASAP Live ni na Maymay Intrata, Edward Barber, Robbie Domingo at ni Darren Espanto, talagang tatagos talaga sa puso niyo ang sinabi ni Maymay Intrata. Napaka-emotional at talagang mafe-feel niyo talaga kung ano yung nafe-feel niya para sa kanyang mga katrabaho. Dahil kahit nandyan pa rin siya sa ABS-CBN, kahit nandyan pa rin siya nagtatrabaho, ay talagang mafe-feel niya talaga ang lungkot kasi mawawala na ang kanyang mga katrabaho at hindi naman yung totally na mawawala na sa anong mundo. mawawala na sa kanilang istasyon, magkakawatak-watak na sila. Hindi kagaya dati na magkikita-kita sila sa isang istasyon kung saan sila nagtatrabaho, nagkakausap, nagkakabiruan, yung mga ganun na mga pangyayari. Ngayon ay hindi na talaga mangyayari iyon kasi nga daw ay nagsialisan na isa-isa ang mga katrabaho ni Maymay. Yan ay tinuturing pa naman din na pangalawang pamilya ni Maymay, di ba? Kasi nga malayo yung kanyang pamilya sa kanya at siya lang at saka yung kanyang pinsan na nasa sa Manila nagstay. So, yan talaga ang takbuhan ni Maymay kung ano man ang problema, ano man ang kanyang kailangan, yan talaga ang nagiging sandigan niya sa Manila. Kaya ganun na lang kasakit para kay Maymay na magkakawatak-watak sila, lalong-lalo na ang PBB family niya daw at saka ang Star Magic, pati na rin ang mga close niya sa kanyang mother network. Kaya kanina napaluha din ako, medyo din yung aking luha sa nung nanood ako na nagsalita si Maymay dahil grabe po, sobrang nasa puso niya talaga kung ano yung sinabi niya, yung mga binitawan niyang mga salita. Mafe-feel mo talaga kay Maymay na sobrang sakit po para sa kanya. Sa akin din po, nasasaktan din po ako na ganun ang nangyari kay Maymay ngayon. Hindi naman totally si Maymay na nawala talaga sa trabaho niya. Andyan pa naman din siya. Pero iba kasi yung nabibigay kay Maymay pag
nandyan pa yung ABS-CBN. Kung sakali siguro na maibalik ang ABS-CBN, siguro ay magiging happy ang lahat para kay Maymay at kay Edward dahil nga ay mabigyan na naman sila ng proyekto na magiging normal ang kanilang kilos, magiging normal ang lahat na yung makita talaga at walang chismis na mabubuo sa kanilang dalawa. Kasi nga ngayon, hindi sila nagkakasamang dalawa kaya may mga chismis na ganito ganyan ang nangyayari. Kaya yun guys, sobrang feel na feel ko si Maymay Intrata na naging emotional siya kanina. So Mayward Flyers, ano man ang inyong komento o reaksyon sa pagiging emotional ngayon ni Maymay Intrata sa I Want ASAP Live, pwede kayong mag-comment sa video na ito. At guys, alam kong tagos din sa puso nyo ang mensahe ni Maymay Intrata at grabe din ang inyong, siguro napaluha din po kayo. At before po ako mag-end sa aking video na ito, akin lang pong i-shout out ang aking mga subscribers na mga Mayward Flyers. Kagaya na lang po ni hashtag Alang. Ang sabi niya, love namin ang Mayward, so kaya ni Maymay iwanan ma-stress sa mga bagay na may tamang isip para sa future. Ayon din kay Bromeliad Hazel Me Tayong, or Rob Tay, iba na po ngayon. Ang iba grab the opportunity agad, Maydon agad. Matanong ko nga, mayroon bang Maydon, di ba magkaroon lang pag mayroong tandem? We love you MM from PBB, solid MM, huwag tayong ambisyosa at pangunahan ang buhay ni MM. Respect dapat sa idol natin. Shout out din po sa OFW Malaysia. Ito din po kay Phil Ong, may isang tao nagbigay saya kay MM. Isang tao na walang issue at hindi bad boy. So, iba daw. Ang sabi niya si Maydon daw, pure heart, ang sabi niya. Tata Lombreno, sabi niya, oo nga naman, kung hindi pa sa tamang panahon, dadating at dadating din ang love. I love you, my baby loves, my. Elsa Carvajal, Mayward pa rin, ang sabi niya, Nani Def, always blooming, safe and sound. Sabi ni Sally Alegria, Mayward habang buhay, dapat nag-God bless sa'yo. Sabi ni Asosena, si Melia, love you, my. Yun po, nagmamahal po kay Maymay palagi at hindi iniiwan si Maymay sa ere. Palagi po. At hello, sabi naman ni AG Boy Del Puerto, hello daw po para kay Maymay. Thanks sa update, sabi ni Lani Lumantas. Si Merlis, hello po Ma'am Merly. Thank you, lovely, for the update. You're welcome po. Keep safe and God bless. Mayward only, my happy feels. Mayward from Jamaica. At sabi naman ni Helen Obeso, forever Mayward. Pa-shout out from Iloilo. Hello po sa mga taga Iloilo, mga Mayward Flyers diyan. The more the blessing. Hindi ko pa. Nagkabulol-bulol na po. The more the blessings, the more that they bashing. The more that they bash Maymay, the more the blessings pang dumadating kay Maymay. Sa Mayward, sabi niya. Yun pala yun. Sana magkatabi sila. Super excited daw sila sa Mayward, sabi ni Helen Obeso. Erlinda Francisco, thanks po sa update. Live po to, sabi niya. Sabi ni Edita Saribay, shout out po. While watching from Riyadh, I love Mayward very, very much. Sabi ni Zinaida Bradley, thank you sa updates. We love Mayward so much. Stay safe, everyone. God bless us all. Sabi naman ni Zusi, Ma'am, Lolo, Lolo mo ba yan? Lahat nasa likod mo, joke. Si Zusi. Mga ano lang po yun, mga prime minister at saka president ng ano ng mga iba't ibang bansa. Kasi Asian countries po, di ba? So yun. At
So sana halibas, ma'am, lalo kang gumanda ngayon. Sarap tingnan ng face mo. Wow! Thanks po sa pag-ano. Maraming salamat po. Yun lang po ang ating update ngayon tungkol sa Mayward na naging emotional talaga si Maymay. Iba talaga pag si Maymay na ang magsalita. Feel na feel mo talaga ang kanyang sinasabi, diba? So guys, mga Mayward Flyers, thank you so much for always watching my videos at sa palaging pagsuporta sa channel ko. At kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell notification para lagi kayong updated at mauna kayo lagi sa aking mga videos. Magkita-kita po tayo ulit. Bye!